Kumusta mga katumo? Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Mga katumo, muli na naman pong ginulantang ng Honda ang buong kalupaan matapos nitong ipakilala ang pinakabagong bersyon ng Honda Beat sa bansang Indonesia kamakailan. Mga katumo, no one can deny it. Marami ang tumangkilik sa motor na ito dahil sa angking kakayahan at talaga namang tumatak ang pangalan. At usap-usapan nga ngayon ang motor na ito kahit saan, maging sa Diwata Overload Parisan. Kaya naman sa video na ito mga katumo, samahan niyo akong kilatisin at isa-isahin ang ilan sa mga binago at idinagdag na features sa motor na ito para mas lalo nating maintindihan. Kaya naman wala nang paligoy-ligoy pa mga katumo, simulan na natin! Mga katumo, ito ang itsura ng bagong Honda Beat 2024. Kung ating papansining mabuti, nananalaytay pa rin naman ang dugong Honda Beat sa motor na ito. Kaya naman meron at meron pa rin itong pagkakakilanlan. Mga katumo, ang motor na ito ay mayroong tatlong variant sa bansang Indonesia. Andyan ang Standard, Street, at Deluxe version. Pero isa sa pumukaw sa aking atensyon mga katumo, ay ang Street variant nito. Dahil sa malaastig at adventure nitong pormahan. Believe it or not, katulad ng Honda PCX at ADV, ang bagong Honda Beat ay naka-naked handlebar na rin. Kaya naman mas maporma at kaakit-akit ang datingan. Oh my God! Wow! Bagamat lumiit ng bahagya ang sukat ng kanyang mags kumpara sa ibang variant, pero mas pinalapad naman ang sukat ng kanyang gulong. Katunayan, ang dating 80-90 sa harap at 90-90 sa likuran. Mga katumo, hold your breath. Ngayon ay 190 na sa harap at 110-90 naman sa likuran. Kaya naman kung ikaw yung tipo ng rider na ang palanging bukang bibig ay pagalingan sa bangkingan, well, para sa'yo ang motor na ito. Dahil tinitiyak ko, hindi sasayad ang iyong side stand. Basta wag mo lang masyadong sobrahan. Dahil tiyak, meron at meron kang kalalagyan. Moving on, ang bagong Honda Beat ay mayroong 110cc engine displacement, single overhead cam, single cylinder, 4-stroke at 2-valve. At pagdating naman sa kanyang power output, mga katumo, kaya nitong lumikha ng hanggang 6.6 kilowatts maximum horsepower at 7,500 RPM at maximum torque naman na 9.2 Nm at 6,000 RPM. Mga katumo, hindi ganun kalakasan ang makina ng motor na ito kung titignan, pero tinitiyak ko, kaya ka nitong dalhin kahit saan. Gaya ng dati, ang motor na ito ay tumatakbo gamit ang ESP or what they called Enhanced Smart Power. Kaya naman tahimik at madaling paandarin, smooth pagdating sa acceleration at matipid sa konsumo ng gasolina. Katunayan, base mismo sa impormasyon na galing kay Honda, mga katumo, kalma! Ang bagong Honda Beat ay mayroong average fuel consumption na 60.6 km per liter. Mga katumo, matipid na ito kumpara sa ibang kalaban. Sinubukan kong kwentahin ang distance per fuel tank gamit ang pinagsamang geometry at square root. At ang naging resulta, ang isang full tank nito na 4.2 liters ay pwedeng marating ang Baguio mula Maynila. Kamangha-mangha talaga, kaya naman saktong-sakto ang motor na ito, lalo na sa mga delivery rider at pampasada katulad ng Lala Move, Angkas at Move It, dahil tiyak meron at merong matitira sa iyong bulsa. Tama! Pagdating naman sa dimension ng bagong Honda Beat, ito ay may haba na 1,868mm, may lapad na 745mm at may taas na 1,058mm. 148mm naman ang kanyang minimum ground clearance at may timbang na 89kg. Hindi pa kasama ang lahat ng uri ng langis na pwede mong ikarga. Ang kanyang seat height ay may sukat na 742mm. Mga katumo, hindi ganun kataasan kaya naman Pinoy friendly ang motor na ito at tiyak magaan dalhin kahit sa matraffic na lugar. Ang kanyang other seat compartment ay mayroong 12 liters capacity. Mga katumo, one thing is for sure, kasya ang dalawang full face helmet. Kung
isasabit mo lang sa kabilaan nitong sabitan. Gago! When it comes naman sa suspension ng motor na ito, gaya ng mga naunang versyon, ito ay naka-telescopic fork sa harapan at unit swing naman sa likuran. Ganon din mga katumo, naka-hydraulic single disc ang kanyang preno sa harapan at mechanical drum brake naman sa likuran with CBS or what we so called combined braking system, which is for smooth and better stopping power. Mga katumo, dako naman tayo sa features ng motor na ito. Una, ang ilawan ng motor na ito ay naka-full LED na, mula headlight hanggang taillight, hanggang sa kaduluduluhan ng ilaw na pwede mong sindihan. Pero man, very visible ang motor na ito. Napaka-eleganteng tignan at hindi napag-iiwanan ng panahon. Ang kanyang instrument panel ay full digital na rin. Very visible, madaling basahin at premium ang datingan. Katulad ng dati, andun pa rin naman ang kanyang idling stop system features na siyang katuwang ng motor na ito para mas lalong makatipid sa konsumo ng gasolina. Dahil sa pamamagitan nito mga katumo, no, ay kusang namamatay ang iyong makina kapag ito ay nakahinto sa loob ng 3 hanggang 5 segundo at konting pihit lang sa kanyang throttle ay muli itong aandar. Meron din itong charging port na pwede mong magamit sa mga panahong mahina na ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan ng iyong cellphone at iba pang mga gadgets. And last but not the least, ang Honda Beat 2024 ay meron na ring anti-theft alarm security system na isa sa talaga namang mapapakinabangan mo. Dahil sa pamamagitan lang naman ito ay hindi basta-basta matatangay ng mga kawatan ang motor mo. Dahil tutunog ito na parang umiiyak na kambing kapag may magtatangkang magnakaw. And speaking of price ng bagong Honda Beat, ito ay nagkakahalaga ng 19,300,000 Indonesian rupiah. At kung gagamitan natin ito ng pinaghalong logarithmic at arithmetic conversion, ito ay aabot lang naman ng humigit kumulang 69,000 to 70,000 pesos dito sa Pilipinas. At posible pa itong tumaas dahil sa mga ahenteng walang pakundangan. And to make the long story short mga katumo, no, kung ikaw ay naghahanap ng motor yung tipong pwedeng pang araw-araw, panghanap buhay, mura ang maintenance, matipid sa konsumo ng gasolina, at higit sa lahat, matibay at maaasahan, well, para sa akin mga katumo, no, perfect choice ang motor na ito. At sa tanong naman kung kailan kaya ito posibleng dalhin dito sa Pilipinas, to be honest mga katumo, no, hindi ko po alam. Pero sigurado ako 100% darating at darating yan dito sa Pilipinas. Hindi man ngayon, kundi sa susunod na taon. And that's it! Mga katumo, siguro dito na matatapos ang video nito muli. Maraming maraming salamat sa walang sawang panonood. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!